Magandang umaga, bayan! Punong Maestrado po muli, Jonathan Maestrado, humahalili po sa ating kabayan Noli de Castro sa programang Kabayan. Ngayon po ay Huwebes, St. Jude po ngayon, patron ng mga hopeless and in despair. Dapat yung may mga ka-birthday na July 12, 1986. Tapos may mga kapangalan po kayo. Punta po kayo kay St. Jude. Magdasal po kayo kasi mukhang meron po kayong dadaan ng stress. Sobrang tinding stress dahil po sa mga investigasyon. Nahahalungkat ang mga bagay-bagay. Magandang umaga mga kabayan. Bukas na po ang ating Viber number na 0898-007-5296 at ang ating Televiber na 0919-278-3000. Sa atin pong mga kaserbisyo na nais pong magpaabot ng kanilang mga komento at mga saloobin tungkol po sa mga pag-uusapan po natin ngayong umaga, padala po ninyo dyan 0919-278-3000 o kaya naman po sa Kabayan Viber number na 0898-007-5296. Kayo po'y napapanood ang teleradyo serbisyo sa Digital Free TV. I-rescan po lang ninyo ang inyong mga DTT Digibox ha, at hanapin po yung Prime TV at kahit pong anong Digital TV box po yan. Andyan po ang Prime TV at kami po'y napapanood ang Prime TV sa Metro Manila, sa Cebu, Davao, Zamboanga, Naga, Iloilo at sa Baguio City. Tatlong araw na lang po mga kabayan, mga kaserbisyo. Ipagdiriwang na po natin ang unang anibersaryo. Isang taon na po tayong nagkakaisa sa pagbabalita at pagseserbisyo at asahan po ninyo na patuloy po tayong magseserbisyo sa marami pang mga taon. Ibibida po ang sari-saring kwento ng mga Pilipino. Ay, dediretso na po tayo sa una nating paksa. Si Attorney Eliezer Butch Ambatali, ang director po, director 3 ng Legal Service ng Philippine Statistics Authority. Makakasama po natin kasi ang PSA, ang Philippine Statistics Authority po mga kabayan, ay inirekomendang kanselahin ang birth certificate ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan. Magandang umaga po, Attorney Eliezer Butch Ambatali, Director 3, Legal Service ng Philippine Statistics Authority. Magandang umaga, Attorney. Welcome po sa programang Kabayan. Thank you po. Magandang umaga, Sir Jonathan. Opo. Sir, una muna, yung birth certificate ni Mayor Alice Go at noong kapangalan niya, nakita na po ninyo? Ganito po yon, Sir Jonathan. No? Sa ating database, sa National Civil Registration Database, ito yung pinanghahawakan ng PSA, isa lang ang nakikita namin na record na nagngangalang Alice Leal Go. So, ang sinasabi natin, ang inilabas kahapon na ulat ni Senator Riza Honteberos hinggil doon sa kapangalan ni Alice Leal Go sa NBI, maaaring ito ay isang identity theft. Hindi po natin masigurado sa ngayon. Iniimbestigahan pa po ito ng NBI. So, ang sagot doon is that ang civil registry database po natin na pinanghahawakan ng PSA, ang nakikita namin ay iisa lang ang record na Alice Leal Go. Oh, pero nakakakuha na dalawa yung pangalan sa NBI. Ay naku, nakakalito na talaga sobra, attorney. Pero papaano ba masasabi ninyo na yung birth certificate, yung late birth registration po ni Mayor Alice Go ay meron pong mga irregularidad?
ano po yung mga specific na nakalagay doon sa birth certificate niya o yung late birth registration ang magsasabi na magtuturo na sandali, red flag ito, peke ito? Okay. Unang-una sa lahat, tingnan muna natin yung mismong birth certificate, Sir Jonathan. No? Mm-hmm. Sabi dito na merong kasal ang nanay at saka tatay ni Mayor Alice Cuoo. Sa aming database, wala kaming record ng kasal ang kanyang mga magulang. Ito din po ay pinatotohanan ng mayor ng Bamban na hindi ikinasal ang kanyang mga magulang. Uh-huh. Ngunit dun sa birth certificate mismo ay may nakalagay na impormasyon ng kasal ng kanyang mga magulang. Bukod dito, doon sa birth certificate, doon sa mga supporting documents, kasi kapag nag-apply ka ng delayed registration, kailangan mong patunayan na meron kang ipinanganak ka talaga sa Pilipinas. So, merong mga supporting documents dapat yan. Kami ay nag-imbestiga sa ating local civil registrar's office sa Tarlac at nakipagtulungan naman ang LCRO ng Tarlac City at napag-alaman din ng LCRO kasama ng ating mga fraud management division dito sa PSA na walang mga naka-attach na supporting documents. Bukod dito, nagpunta din kami doon sa barangay kung saan sinasabi ng nagparehistro na nandoon yung nanay niya or residente yung nanay ni Mayor Alice noong ipinanganak siya. Ang napag-alaman namin ay wala daw silang na uulat or wala silang record na merong tao na tumira doon sa barangay na yon. Opo. Yung birth certificate ni Mayor Alice Lealgo at nung mga kapatid po niya, pare-pareho po yung nakita po ninyong irregularities? Opo. Yung dalawang set or dalawang application po yung ginawa ng kanyang tatay. So apat po sila, Sir Jonathan, apo, no, na magkapatid. Ang sinasabi po ni Mayor Alice ay sa pagkakaalam niya ay mag-isa lang siya noong una. Tapos ang alam niya ay meron siyang kapatid, half-sister. Pero nung tiningnan natin ang mga records, apat pala sila. Something like that, Sir Jonathan. Ang unang batch na nirehistro ay doon sa Tarlac. So dalawa doon sa mga magkakapatid, isa doon si Mayor Alice ay nirehistro sa Tarlac. Yung mga iba pang mga kapatid ni Mayor ay narehistro naman sa Caloocan City. Nakakaduda ba 'yon, Attorney? Doon sa pagre-rehistro, on its face, hindi siya nakakaduda kasi meron naman talaga tayong mekanismo ng delayed registration. Pero kung susumahin mo at iimbestigahan mo yung detalye ng impormasyon, makikita mo na yung mga irregularidad. Kaya dito tayo, dito naka-anchor yung ating mga ebidensya para makapag-file ng kaso. Katulad ng mga impormasyon ng kasal ng mga magulang, doon sa apat na mga magkakapatid, ang mga magulang na nakasaad dito ay pare-pareho. Ngunit ang kasal ng mga na sinasabi dito sa mga birth certificates na to ay iba-iba. So magkakaiba pa yung mga kasal na nakalagay doon sa mga birth certificate ni Mayor Alice tsaka doon sa mga kapatid. Opo. Yung dalawa po ay magkapareho, yung dalawa sa Caloocan. Yung dalawa sa Tarlac pareho. Yung pareho. Dalawa sa Caloocan, yun din ang magkapareho. Pero na-verify na po natin na may nangyaring kasal, wala talaga.
wala po talaga. Wala pong kasal na nangyari or walang nakarecord na kasal ang mga sinasabing mga magulang ni Mayor Alice. So malaking ebidensya ito, malaking basehan ito para matuloy yung sinasabi nating co-waranto na kaso na pwedeng isampa kay Mayor Alice Gok. At kapag na-cancela yung birth certificate na yan ni Mayor Alice Go at nung apat na mga kapatid, ay ibig sabihin po, ano po ang ibig sabihin nun? Floating sila or magiging alien sila? Hindi sila Pilipino, hindi rin sila Chinese? Ganun po ba yun? Hindi natin alam kung meron silang dokumentasyon na sila ay Chinese, no? Kung sila ay may pinanghahawakan na Chinese, magre-revert ang kanilang identity doon sa kanilang Chinese identity. So, kung meron na nga silang ano, kung meron silang mga dokumentasyon, birth certificate na Chinese sila, babalik lang sila doon. Ngayon, kung wala naman, ito yung sinasabi natin na mag-float, merong ang status ng kanilang identity ay floating. Opo. Kasi wala na silang dokumentasyon. Pag sinabing float po, ay yan po ba'y magiging basihan para tanggalin na siya, hindi lang isuspend bilang alkalde po ng Bamban? Ito ay maaaring gamitin sa kaso ng co-waranto. Dahil ang kaso ng co-waranto ay iba doon sa nire-recommenda namin at inendorso namin sa Office of the Solicitor General na petition for the cancellation of birth certificate, Sir Jonathan. Po, attorney, ang isa na lang na tanong, meron akong nabasa na nasa may mahigit pa lang 60 cases, 6 na pong mga kaso na may kaugnayan po sa mga fake birth certificates ng mga banyaga ba dito at papaano nagkakaroon nakakakuha ito ng mga birth certificate na pirmado mismo ng PSA, saan tayo nagkakaproblema? Ito po ay pinaliwanag na po natin sa ating mahal na mga senador sa isang hearing na tatlo ang pinanggagalingan ng fraud sa ating birth certificate. Kaya nakakakuha ng mga peke na pagkakakilanlan ang kaugnay ng pagkakakuha ng birth certificate. Ipapaliwanag ko lang ulit, Sir Jonathan, ano po? Sige. Ang una po ay ang fraud na nagtatamper ka doon sa birth certificate. Ito yung kukuha ka kunwari ng totoong birth certificate at buburahin mo at papalitan mo yung isang impormasyon doon sa birth certificate. So ito yung tampering. That's the first kind of fraud. At madali lang itong solusyonan dahil ini-encourage na namin ang ating mga stakeholders, especially our national government agency partners like the DFA, to back-channel with the PSA. Ang second fraud ay the fraud at source. Ito yung pag pumupunta ka sa local civil registrar's office at ginagamit mo ang delayed registration at magpaparehistro ka ng iyong kapanganakan, nagpo-provide ka ng mga mali-maling impormasyon or nagsasubmit ka ng peking baptismal certificate, peking identification ng mga magulang mo or peking identification mo mismo. So that's the fraud at source. And that's the second type of fraud. Ang isa pang type of fraud ay ito yung identity theft. Ito yung kukuha ka ng identity ng ibang tao at ikaw na yung gagamit ng identity na yon. So those are the types of fraud that we have seen so far in our investigation, Sir Jonathan. Oo, at yung panghuli, yung identity theft, ang isa sa mga pinakamalakas o pinakakinikilingan na kaso o na insidente dito sa pagkakadiskubre ng isa pang pangalan na kapangalan at ka-birthday ni Bamban Tarlac Mayor Alice Leal Go. Maraming salamat, Attorney Eliezer Butch Ambatali, Director 3, Legal Service ng Philippine Statistics Authority. Thank you, sir. Maraming salamat po. Thank you po, Sir Jonathan. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
Ito, ito. Meron na naman. Anong inong mga nung nakaraang ano ba, linggo o nakaraang dalawang linggo, meron pong SAF Commandos, ha, yung Special Action Forces Commandos na ay nako, si Police Corporal George Mabuti, si Patrolman Roger Valdez, no, nagsilbing bodyguard ng Chinese na opisyal ng Pogo sa Muntinlupa, at ngayon meron na naman pong napapaulat na tatlong pulis ang nagsisilbing escort umano sa mga negosyanteng Chinese. Kumpirmahin po nga natin ito, alamin natin kung totoo ba ito. Sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP IMEG, si Police Brigadier General Warren De Leon, ang director po ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP IMEG. Kasama natin, magandang umaga po, Brigadier General Warren De Leon. Welcome po sa programang Kabayan. Magandang umaga po, Sir Jonathan, at magandang umaga rin sa lahat ng mga taga-subaybay ng Kabayan Radio sa S30. Opo, General, kayo na nga po kumumpirma. Meron po ba kayong iniimbestigahan na tatlong pulis na sinasabing nagsisilbing escort sa mga negosyanteng Chinese? Ganito po yun, Sir. Meron po nag-report sa amin dahil nga doon sa yung nangyaring dalawang members ng Special Action Force na nakasuhan dati. May nag-report ulit sa amin na, no, na may nag-text sa amin na meron daw mga pulis na nag-escort sa mga negosyante. So nung pinuntahan namin para i-verify doon sa sinabi niyang lugar kung saan palaging nakikita. Saan yung lugar, sir? Saan po, General? Sa isang hotel po dito sa Maynila. Apo. Pinuntahan namin, nakausap namin yung mga yung staff doon, yung mga security guard. Sabi nila, wala na raw, hindi na raw pupunta, hindi na raw nakikita. At kahit yung mga operative natin ng mga taga-IMEG, ay wala rin nakitang ganun doon. Dahil sabi nila, malamang tumigil na raw kasi mula nung mangyari nga yung doon sa dalawang miyembro ng Special Action Force. Opo, General. Kaya wala na rin po, hindi na po sila natin na makikita ngayon. Pero ganun pa man, nakatambay po yung mga miyembro ng IMEG para mag-monitor pa rin po kung sakaling meron ulit bumalik na mga nag-escort po sa mga negosyante. Di kaya, General, meron pong advance na nagtitimbre doon sa mga negosyanteng Chinese? Ang natanggap po namin informasyon, sila mismo pinaalis nila yung mga nag-escort sa kanila. Kasi sabi baka pati kami madamay, maimbestigahan din kami. Kaya wag muna kayong sumama sa amin. So kumpirmado, meron nga pong pulis, hindi lang natin kilala pa. Dati po, meron pong ganun talaga. Pero at least nung magpalabas na ng directive ang ating chief PNP, nagsitigil na po sila. At ngayon po, andito po kami para bantayan kung sakaling may bumalik, kakasuhan po natin. Opo. Paano ba natin ma-identify yung General? Meron ba kayong pwedeng masilip na CCTV na opo, makikita CCTV, yung mga yon? Sa mga kung may makita kami na pinagdududahan namin ng mga pulis, kukumpare po namin yan sa personnel file po ng mga PNP. Na, meron pa naman po tayong database para ma-compare yung mga picture nila. Doon po natin makukonfirm kung pulis nga sila o hindi. Karamihan naman po kasi may mga nagpapa-escort naman po kasi na ano, na mga private security guards. Mm-hmm. Siyempre po, no, itong ating mga kababayan ay talagang sabihin na natin kating-kati na magsumbong po sa PNP IMEG para po imbes na protektahan yung mga kababayang Pilipino ay mga iilan lang po yung kanilang na siservisyohan. Saan po sila pwedeng mag-report para po ma-imbestigahan ng PNP IMEG? Yun na nga po. Dahil napakadali po ngayong mag-report dahil mayroon na tayong mga social media, may mga cellphone na po. May kaya, number po kayo? Ano po? May number po kayo na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan para direkta pong makapag-report po sa PNP IMEG? Opo, pwede po nilang ating mga kababayan, pwede po nilang itawag sa o i-text sa 0995-795-2569. At mayroon pa pong isang number, 0998-970-2286. 24 hours po na may sumasagot po dyan sa
sa hotline na yan. Opo, 0995-795-2569 at 0998-970-2286. O yung yes, ating... Sir. Opo, yung ating pong mga kaserbisyo na meron po kayong mga nakikitang mga uniform personnel, ha? Hindi lang siguro police. Pwede po ninyong i-report sa PNP IMEG para po mabigyan ng leksyon, no? Gaano po karami, General, yung mga natatanggap pong report ng PNP IMEG na may mga insidente pa rin ganito na moonlighting ang ginagawa nitong ating mga pulis sa mga negosyanteng Chinese o iba pang mga foreign nationals? May mga nag-text po sa amin, mga tatlo po, mga text na meron nga doon nag-escort. At kausap po namin yung PSPG, yung PNP Security and Protection Group. Nagbigay po sa amin ng mga pangalan, sinabi, ito lang yung po yung mga authorized na mga pwede mag-escort at ito lang yung kanilang escortan. So, pag wala po doon sa listahan, yun po ang aming minomonitor para makasuhan po. All right, maraming salamat, Police Brigadier General Warren De Leon, Director po ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group, PNP IMEG. Ulitin lang natin, mga kabayan, yung number na pwede po ninyong i-report kung meron po kayong napapansin na mga pulis o mga uniform personnel na nagmumunlighting. Bukod po sa pagsiservisyo po sa ating mga kababayan, tayo pong mga ordinaryong mamamayang Pilipino nagraraket bilang mga CQ o mga security personnel ng mga negosyanteng Chinese man yan o iba pang mga foreign nationals sa 0995-795-2569 o kaya po sa 0998-970-2286 para po makastigo naman. Oras po natin, mga kabayan, mga kaserbisyo, 8:27 ng umaga. Diyan lang po kayo, ha. Magbabalik pa po ang Punong Maestrado sa programa ni Kabayan Noli de Castro. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Oras po natin, mga kabayan, alas 8:30 ng umaga. Si Senadora Riza Ontiveros, Senate Deputy Minority Leader at Chairperson po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Makakasama na po natin ngayong umaga sa programang Kabayan. Magandang umaga po, Senator Riza Ontiveros. Jonathan Maestrado po ito. Yes, Sir Jonathan. Magandang umaga din po. Apo, Senator, una muna ay... Medyo masalimuot na po, lalo na po, ang dami na pong nahuhukay tungkol po dito sa Pogo sa Bamban, Tarlac. Pero ang unang tanong ko po ay sa lahat ng nakikita po natin na mga panibagong mga ebidensya laban kay Mayor Alice Lialgo, naipako na ba natin na siya talaga ay involved doon sa Pogo Hub sa kanyang bayan? Ay, opo, Sir Jonathan. Dahil dun pa lang sa mga dokumentong nakalap at iba pang ebidensya nung na-raid ng PAOK PF yung Pogo Hub dyan sa Bamban, talagang kalat sa buong property yung pangalan at identity ni Mayor Alice Guo na siya nga yung, nung hindi pa siya mayor, siya po yung nag-request ng letter of objection sa Nooy Municipal Council ng Bamban para sa papasok na Pogo Hub na iyon. Tapos nung mayor na siya, nakapag-issue siya ng at least isang mayor's permit para sa operation ng Pogo, bagamat di umano sa tatlong floors lang ng iisang building doon sa naging malaking Pogo Hub,
At alam natin na kumalat ang POGO operation sa buong compound na iyan. Mm. At doon nga sa raid, yung ilan sa maraming dokumentong nakalap ay nagpapakita na hanggang ngayon, sa kanya pa rin nakapangalan yung pagbabayad ng electricity bill at pati po yung mga sahod ng mga maintenance workers doon. So, at pagkatapos ng raid at nagpatuloy yung aming investigasyon dyan sa POGO Hub sa Bamban, eh lumabas na kasosyo ni Mayor Alice Guo yung mga incorporators ng Zone 1 kasama na yung dalawang akusado ngayon sa pinakamalaking money laundering case sa Singapore at kasama yung isang tao na nakatakas nung raid pero wanted sa China at fugitive ngayon, pugante ngayon. In fact, dun yung tao, si Huang Ziyang, na inamin ni Mayor Alice na kilala niya sa kanyang mga kasosyo sa POGO doon sa Bamban. Opo. So, kung siya na po ay sinasabi natin na talagang involved dyan sa POGO Hub na yan, sa Bamban Tarlac, itong mga nahuhukay natin ngayon, yung may ka-birthday siya, may kapangalan siyang eksakto, ito po ay para patunayan na isa talaga siyang Chinese. Ganun yung lumalabas, Sir Jonathan. Kasi naggulat na lang kami kahapon. May nauna pang Alice Guo sa kanya. At least per NBI record. Kasi may Alice Leal Guo na nga na ipinanganak sa Tarlac noong 12 July 1986. Pero hindi yan si Bamban Mayor. Kaya naitanong namin, ibang tao ba ito? At may naganap bang identity theft? Kasi nga pareho sila ng spelling ng pangalan, pero magkaiba ang ID photo on file. Itong isang Alice Leal Guo na bagong mukha, actually nauna siyang nagkaroon ng NBI clearance kesa kay Mayor. Pinanganak din siya sa Tarlac, pero may address siya sa Quezon City noong 2005 doon sa kanyang NBI file. And actually, Sir Jonathan, pinuntahan nga ng ilang mga kasama niyong miyembro sa media yung address na nakalagay. Oo. Walang ganun na tao daw doon. At pinapaupahan lang yun ng may-ari ng nasabing tirahan. Naging parlor pa nga daw. So, tinanong ko kahapon sa NBI, nasaan na kaya yung bagong Alice Leal Guo na nasa NBI clearance? Opo. At yung unang Alice Leal Guo na nakakuha ng NBI clearance, ay matutukoy, makukontak ba natin, ma'am? Eh, yun po ang hiniling ko rin sa NBI. Alamin kung nasaan na siya, siya ba ay buhay pa o patay na, at makakatulong ba ang issue sa kanya para resolbahin talaga itong lumalalang misteryo tungkol kay Mayor Alice Guo. Opo. At ang lumabas po doon sa hearing dahil hindi po dumalo sa ngalan po ng stress, itong si Mayor Alice Guo ay ipapasapi na po ninyo kailan po yan lalabas, ma'am. Po. Sinapina na po namin kahapon, Sir Jonathan. Mm-hmm. Hindi lamang si Mayor Alice Guo, kundi pati yung mga hindi nagpakitang tatay niyang si Jian Zhong Guo, yung sinasabing nanay niya na si Lin Wen Yi, na may, talagang may malalim na pagka-connecta sa identity ni Mayor Alice Guo o sa pagkakilala namin si Guo Huaping. Sinapina din po namin yung mga kapatid niya na sina Sheila Guo, Seymen Guo at Wesley Leal kasi sila pong lahat ay hindi sumipot sa aming imbitasyon. Opo. Doon po sa hearing lumabas din po na gumamit si Mayor Alice Guo ng mga iba-ibang pangalan ng kanyang magulang na nanay. Si Winnie Leal, si Winnie Leal Lin, si Wen Yi Lin, Wen Yi Lin Leal, Winnie C. Leal, Amelia Lim Leal. Ang dami. Tsaka si Amelia Leal ay... Nakakahilo. Oo nga po. So, ito po ba ay patunay na si yung nanay na, si Wen Yi Lin at si Amelia Leal ay iisa talaga? Maari din eh. And for sure, yung Lin Wen Yi ay lumalabas, totoong nanay niya. Oo. Sa kanyang pagkaamin dahil sa at least isang bank document, si Mayor Alice Guo mismo ang sumulat ng maiden name ng nanay niya na Lin Wen Yi. So kumbaga, sarili na niya ay umamin kung sino ang totoong nanay niya at ano ang pangalan
nung nanay niya. Opo, kausap natin kanina yung PSA, mukhang wala ding record na may ikinasal na mga magulang itong si Mayor Alice Go. Opo, wala po silang birth certificate nung kahit sino sa mga magulang ni Mayor Alice Go. At gaya ng sinabi niyo, Sir Jonathan, wala rin po silang record na sila'y ikinasal dito sa Pilipinas. So kumbaga, in terms of yung identification documents dito sa Pilipinas, wala sila, yung dalawang magulang. At yan ay dahil sa aming pagkapaniwala na sa ngayon, si Mayor Alice Guo, sa totoo lang, ay si Guo Huaping na full Chinese at may dalawang magulang na Chino rin. At yan, Sir Jonathan, nakita din po natin sa Special Investment Resident Visa o SIRV application ni Lin Wen Ye na kanyang ina. Opo, opo. At ang sabi nga po ng PSA ay ikansila yung birth certificate, yung live birth certificate ni Mayor Bamban Mayor Alice Go, pero wala silang kapasidad kundi ang Office of Solicitor General. Meron na po kayong idea, ma'am, kung ito po ay gumugulong na sa Office na of the Solicitor General? Well, sa pagkaalam ko sa hearing kahapon, yung iba't ibang ahensyang nag-resource person ay talagang nagko-coordinate sa isa't isa. So kung dahil may ganun ng finding ang PSA, eh posible na any day now na nirekomenda na nila iyan sa tamang opisina na pwedeng magkansela nung irregular, no, tinawag nilang irregular na birth certificate ni Mayor Alice Go. At mabibigat po ang implikasyon niyan, Sir Jonathan, kasi kung makakansela ang birth certificate niya bilang Pilipino, kung talagang questioned or denied na yung katotohanan ng pagka-Filipino citizen niya, ay susunod na maitatanong. So anong basihan na siya ay nag-file ng Certificate of Candidacy noon, nangampanya at nanalo at nanungkulan bilang mayor sa ating republika? Grabe. Opo. Grabe po talaga. Oo. Itong incorporator, ma'am, na dumalo din po sa hearing kahapon, eh sinasabi niya wala siyang alam. Parang nagamit din ba yung pangalan niya? Mukhang ganun po. Nakasama natin sa hearing itong si Ms. Merly Joy Castro, taga Concepcion, Tarlac. Nasa mga dokumento bilang Filipino owner o incorporator, di umano, ng Pogo, ng Hongsheng Gaming Technology na andun sa compound ng Baofu. Ayon mismo sa BIR, kahapon, yung TIN number na ginamit ng Hongsheng para kay Ms. Merly ay Peking TIN. May totoong PIN number si Ms. Merly. Dala-dala niya yung totoo niyang ID na may totoong number at kinupirma yon ng BIR na kanya talaga. So, identity theft din yun. Mukhang identity theft din. Tapos inimbentohan ng BIR TIN number. At kawawa talaga si na Ms. Merly. Kasi sabi nga niya, dati siyang tindera o vendor, naging BPO worker. Mm-hmm. Wala siyang ideya kung ano ang Pogo, ano ang ginagawa ng Pogo. Siya nga, ngayon ay nagbebenta din ng mga isaw. Tapos may tatlo pa siyang Pilipinong co-owner daw na Hongsheng. Kilala lahat ni Ms. Merly kasi nakikita sa palengke. Si Rowena Evangelista, nagtitinda ng gulay. Si Telma Larana, nagtitinda ng agahan sa umaga. At si Rita Iturralde, nagbebenta naman ng nihaw na manok. Hindi rin alam ni Ms. Merly na owner sila ng Pogo. Alam lang niya, nakikita sila sa palengke. Alam niyo, Sir Jonathan, pinakita pa nga ni Sen Sherwin ang mga bahay at addresses ng mga taong ito. Wow, hindi talaga mga bahay ng mga Pogo owner. So nakapagtataka, yung PAGCOR, hindi man lang ma-background check itong mga addresses ng mga sinasabing co-incorporators. Apo. But in any instance po, wala silang interaction with Mayor Alice Go para kumbaga maisip na yun ang gamitin na sa identity theft? Siguro, itatanong yun sa patuloy ng investigasyon at kaso ng Department of Justice. Kasi itong kawawa si na Ms. Merly, isinama sa sinampahan ng non-bailable case ng qualified trafficking
in person. So, itinanong ko rin kay USEC-T ng IACAT, Interagency Council Against Trafficking ng DOJ kahapon, paano na to, sir? Sabi ni Ms. Merlini, wala talaga siyang kinalaman dyan. At pinatunayan ng BIR na peke yung TIN number na ginamit sa pangalan niya sa Articles of Incorporation ng Hong Sheng. Eh si USEC-T na ang nagsabi kay Ms. Merlini, basta dumaan ka sa proseso sa DOJ and kung pwede kang makipagtulungan sa amin para patunayan ang aming kaso laban sa mga totoong suspects at may sala, eh, dagdag patunay yon sa inyong innocent. Okay. Mukhang sila pa yung dapat na paniwalaan kung nai-stress sila dito sa pagdinig, Senator. Correct. Opo. Ay, talaga. Tatawid lang po ako doon sa Pogo na na-discover po sa Porac. Ay, ang sabi po ng mayor, si Mayor Jaime Capil, ay wala siyang alam. Naniniwala ho ba kayo doon? Well, nakapagsimula pa lamang kami kahapon na tanungin si Mayor tungkol naman doon sa ongoing investigation post-successful raid ng PAOK dyan sa Pogo Hub naman sa Porac. Mm. And una na namin itinanong sa kanila kung bakit dalawang beses, di lamang minsan, dalawang beses na bigong ma-inspect yung Pogo Hub dyan sa Porac kahit na yung mismong dating chief of police ang siyang humiling noong 2023 at kahit na yung provincial PNP na ang humiling nito noong namang itong taon lamang na ito. Dahil sabi nga namin at sabi din ni Sen. Sherwin na dating naging mayor din doon naman sa Valenzuela City, meron po talagang mga kapangyarihan ang isang local chief executive, ang isang mayor na hindi pwedeng pagbawalan ng isang POGO company, di ba? Correct. Hindi pwedeng ilimita lang hanggang doon sa security office at di payagang pumasok para mag-inspect ng premises. Lalo na't ang PNP municipal at PNP provincial na ay nagsabing nababahala sila no, doon sa mga iniuulat na mga krimen sa ilalim ng mga POGO. Ang nakakapagtaka, ewan ko lang po kung kayo po'y nagtataka rin kasi kasagsagan po ng pandemya nang maitayo po yung mga POGO na yan, eh di ba po mga local government units lang yung mga APOR, yung mga authorized person na lumabas, eh syempre right. Nadadaanan nila ito, di ba nag-house to house nga ho silang pag magbigay ng mga relief, eh di ba nilalaanan ito? Totoo yan, Sir Jonathan, at naitanong ko rin kay Mayor Capil, paano po nangyaring nag-groundbreaking para sa Phase 3 ng Lucky South 99 Pogo Hub na yan sa Porac? Eh, nung taong iyong 2021, at may photo kami niyan, eh, kasalukuyang nasa ilalim tayo ng ECQ. Correct. So, di ba, lahat na confined sa mga tahanan natin. So, paanong nangyari na yung ganyang klaseng ongoing construction. Opo. So ano ngayon ang plano ng inyo pong komite kay Mayor Jaime Capil? Well, imbitahin namin sila ulit sa susunod na hearing, pati yung ibang resource persons pa mula sa Porac. At Sir Jonathan, imbitahin din po namin ang mga magsasaka doon. Dahil ang isang lumabas pa sa research namin, ang lupang tinayuan ng Pogo Hub sa Porac. Yes, ay agricultural at hindi lang agricultural at walang masabi si Mayor na may nag-apply for conversion, wala rin silang alam na land dispute dyan. Ang kinumpirma po ng Department of Agrarian Reform kahapon, covered na po yan ng order nila ng land acquisition and distribution. So kumbaga, mayroon ng kwalipikadong beneficiaryo dyan ng mga agrarian reform beneficiary. So ang tanong, paano yan natayuan pa ng Pogo Hub? Mm-hmm. Nadagdagan na naman po tuloy yung tanong natin. Opo. So aabangan natin yan na Senator Risa, pero tatawid lang po ako, no? Hingi lang ako ng reaction po ninyo doon po sa sabi po ng ating pangalawang pangulo ng yung kanyang ama at yung kanyang dalawang kapatid ay tatakbong senador. Ang unang sagot ko dyan may iba akong photo kasi Sir Jonathan pinost ko na sa social media. Mm-hmm. Ito ang tatlo ko. So may tatlo si VP, may tatlo din ako. parang nakita ko na ho yun. Po. Pero naniniwala kayo na matutuloy ang pagtakbo ng mag-aama? Ewan ko lang kung talagang itutuloy nila or tulad nung
panahon nung ama nila, tulad nung panahon ni Duterte, ay naninintak lang sila, no? So tayo naman, iniintindi natin ano kaya yung layunin ng ganyang klaseng komunikasyon nila. Siguro binabantayan din nila yung kanilang mga standing sa opinion ng publiko, tulad ng sinusukat sa mga survey at iba pa. Pero ano yan eh, maraming smoke and mirrors na nangyayari, mga tricks, di ba? Mm-hmm. So importante lang na intindihin natin ano yung mas totoong mga layunin ng ganyang mga statements at magplano accordingly. Apo, dalawang... Apo, hindi naman pwedeng maiwan, mabaon sa limot yung mga bagay mula sa nakaraan na dapat na nire-resolve. Ay, nababanggit na po yung mabaon sa limot na mga nakaraan. Mm-hmm. Dapat ho ba na dumalo ang dating Pangulo doon sa House Committee na iniimbestigahan po ang extrajudicial killing kaugnay po noon sa War on Drugs? Ah, well, ang House na po ang makapagsasabi niyan dahil sila ang nagdadaos niyan sa ngayon. Pero kung EJK isang pag-uusapan, yung isa ko pang inaabangan talaga at ng marami, lalo na ng mga balo at ulina ng madugong War on Drugs, balo at ulila ng mga EJK victims, ay yung International Criminal Court. So hari nawa po magpatuloy na po iyan. Opo. At isa na lang, yung sabi po ni Senator former Senator Trillanes na yung mga quote-unquote pinklawan at ang Marcos administration daw po ay dapat magkasundo para nga po maiwasan ang plano ng mga Duterte na makabalik sa kapangyarihan. Oh, well, marami talaga ang gustong pigilin ang pagbalik ng mga Duterte sa ganap na kapangyarihan. And of course, masasabi ko rin naman, Sir Jonathan, bilang miyembro ng minorya sa Senado at bilang miyembro ng oposisyon, na marami din na mga hindi dapat mabaon sa limot ng nakaraan. Pati po yung mga human rights violations at yung plunder nung panahon ng diktadura at batas militar. So yan po ay, oo, nasa mga kasaysayan natin, buhay na kasaysayan pa rin at ay humuhubog po sa kung ano yung nakikita nating parang mas strategic at long-term na patutunguhan. So hindi basta-bastang magsasama ng landas ang mga dating magkahiwalay or magkatunggali pa nga. So sa panig naman po namin sa oposisyon, patuloy din po kaming nagbubuo ng sariling pananaw. Saan kaya pwedeng yung mas maaliwalas ba na sitwasyon ng Pilipinas ang pwede nating dalhin ng ating bayan. Panghuli na lang po, may mensahe po kayo kay Pastor Kibuloy. Magpakita na kayo, Pastor, kasi tatlo na pong warrant dito sa Pilipinas. May apat na kaso po sa US. Kung magpadala pa ng extradition request ang US government sa gobyerno natin, di ba, parang unahan nyo na ang lahat ng ito. Humarap na po kayo sa hustisya. All right, maraming salamat po Senator Riza Honteveros, Senate maraming Deputy Minority din. Leader at Chairperson po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Nababahala daw po ang sangguniang panlalawigan ng Palawan sa presensya ng mga Chinese vessels sa lugar. Ay makakasama natin ang board member ng 2nd District ng Palawan, si Bukal. Board member Ryan Maminta. Magandang umaga po. Welcome po sa programang Kabayan. Magandang umaga po at maraming salamat po sa pagkakataon at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa programang Kabayan. Opo, BM. Po, bansa po, magandang umaga. BM, kumusta po ang sitwasyon dyan sa Palawan? Medyo umalis na ba? Hindi na po kayo nakakakita ng mga Chinese vessels po dyan? Itong mga nakaraang araw po, ka-Jonathan, ay medyo tensionado kasi pagkatapos nung nangyaring standoff doon sa BRP Sierra Madre, dumaan yung apat na Chinese Coast Guard vessel sa bahagi ng Palabak. Mm-hmm. Tapos itong mga nakaraang araw naman,
nakita si yung monster ship na tinatawag nila ay nakita dito sa malapit sa bayan ng El Nido. So nababahala yung ating mga kababayan at siyempre kami sa Sangguniang Panlalawigan nitong nakaraang Martes sa aming regular na sesyon. Napag-usapan po namin kung ano ba yung mga issue na ito at kung paano tayo susulong bilang isang sambayanan, bilang isang lalawigan at ano ba yung magiging aksyon ng pamahalang palalawigan ay kinalaman dito. Kaya po kami, yung pagkabahala namin ay nailahad doon sa regular na sesyon noong nakaraang Martes. Opo. At nanawagan po kami na ano na maganda at paghandaan yung maaring mangyari kung sakasakaling tumating doon sa punto na mayroong pagtaas pa ng mga tensyon na ito at magkaroon na talaga ng gulo. Opo. Opo, ang sabi nga po ng inyong kasamahan si Board Member Rafael Ortega, clear and present danger. So ano po, papaano po ninyo pinaghahanda o inihahanda ang ating mga kababayan dyan sa Palawan? Hindi po tayo alarmist, pero at least ready po tayo kung ano man po ang posibleng mangyari dyan, kaugnay pa rin sa tension dyan sa may West Philippine Sea. Wala pa po tayong actual na paghahanda talaga. May kinalaman sa maaring mangyari. Yung nangyari po nung nakaraang sesyon, ay pinanawagan natin yung paghahanda na sa tulong po ng iba't ibang departamento ng pamahalang panlalawigan, lalong higit yung ating Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at yung mga ahensya ng pamahalang nasyonal na may direktang bahagi dito sa seguridad, hindi lang sa depensa at sa aspeto ng militar, kundi doon sa pagkain, kasama na yung iba pang mga usapin na kung saan dapat nakahanda yung kaisipan at yung mga kababayan natin sa mga lugar. So, hindi naman natin inaasahan na dumating sa puntong ganyan ka Jonathan, pero mas maigi na yung nakahanda at nalalaman ng mga kababayan natin kung ano yung mga unang gagawin, papaano kikilos kung dumating sa punto na talagang magkagulo. Opo. Inaasahan ba natin, sir, na magkakaroon ng parang drill ang ating mga kababayan dyan? Kung dumating po sa puntong ganon at magsagawa ng mga drills, magsagawa ng mga safety and other trainings yung ating mga komunidad, pwede pong mangyari yon. Pero kailangan natin ng direksyon din ng pamahalang nasyonal, lalo na yung security forces, para maikandak ito kasama na yung ating Office of Civil Defense po siguro at yung ating Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, pati yung mga lokal na pamahalaan. Kasi kami po yung nasa front line, kami yung nasa unahan ng lahat ng ito nandito sa West Philippine Sea. So dapat nakahanda talaga kung ano man yung magiging pagkilos kung sakasakaling dumating yung puntong gano'n. Ay kayo po ay nagpahayag ng intensyon na makipagkita ang Sangguniang Panlalawigan ng Palawan sa ating Pangulo. May update na po kayo kung kailan po yan at ano po ang kumbaga ihahayag nyo sa Pangulo sakali pong magkaroon po kayo ng chance na makausap siya. Opo, tama po yun. Nagpahayag tayo ng pagnanais na sana makausap ng direkta ng mga opisyal, ng mga leader ng probinsya ng Palawan, kasama si Governor at yung ating mga mambabatas at yung mga ilang mga leader na prominente dito sa ating lalawigan, para may direktang instruction, may direktang abiso, may direktang mga impormasyon galing sa opisina ng Pangulo, kay Pangulo mismo at sa ating mga at sa kanyang mga kasamang gumagalaw dito sa issue na ito, para naman alam ng pamahalang panlalawigan at ng mga leader na kung ano ba yung gagawin at ano ba yung dapat na mga sasabihin, ano po yung mga susunod na hakbang, at kung sakasakali mababanggit na rin natin ano ba yung pwedeng mapagtulungan at may paganda yung paghahanda ng lalawigan ng Palawan sa lahat ng pagkakataon, sa panahon na kung saan mapayapa at sa panahon din na mayroong mga maaring mangyaring kaguluhan. Kasi po, yung mga nangyari noong nakaraan,
medyo nakakabahala talaga. All right. Sige po, makiki-update po kami palagi po sa inyo diyan sa Palawan. Board Member Ryan Maminta ng 2nd District ng Lalawigan po ng Palawan. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Sa oras po nating 8:57 ng umaga, kunin natin ang report mula kay Christian Yusores. Ang Department of Justice daw po ay tiwalang kakatigan ng korte ng Timor-Leste ang Pilipinas kaugnay ng hirit na extradition ni dating Representative Arnolfo Teves Jr. Christian, magandang umaga. Good morning, Jonathan. Kumpiyansa ang Department of Justice na pagbibigyan ng korte sa Timor-Leste ang hirit ng pamahalaang Pilipinas na ma-extradite o mapauwi ng bansa si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Tiwala si Justice Spokesperson Assistant Secretary Mico Cavano na hindi papanikan ng Court of Appeals sa Timor-Leste ang mga argumento ng kampo ni Teves na anya'y puro kasinungalingan. Ito'y matapos umanong igiit ng kampo ni Teves na may ipinatutupad na death penalty o parusang pitay. Ngayon din napalpak ang sistema ng human rights sa bansa kaya hindi siya maaaring ibalik ng Pilipinas. 5 witness ang inihanda ng DOJ na humarap sa pagdirig ng extradition case Teves. At kung kakatigan anya sila ng korte, ay magiging mabilis na lang ang proseso ng papapauwi sa wanted na dating kongresista. Una nang naglabas ng gag order ang Manila RTC na nagbabawal muna sa Department of Justice at Campo ni Teves na magsalita o magbigay ng anumang pahayag kaugnay ng kasong pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at iba pa. Christian Yusores para sa Teleradio Servicio. Maraming salamat, Christian Yusores! Si Pamela Vasquez, binantayan po ang EDSA busway. May mga motorcycle rider na hinuli dahil po sa pagdaan sa busway. Pam, magandang umaga. Good morning, Jonathan. Buena mano nga ang nakamotorsiklo na napagilid lamang umano kanina dito sa may EDSA busway Ortigas. Paliwanag niya galing siyang Montalban sa Rizal at papasok sana sa kanyang trabaho sa Mandaluyong. Sinubukan naman makiusap ng rider pero hindi ito pinagbigyan ng mga enforcer. Sinundan naman ito ng 4 nakamotorsiklo na nahuli ng mga enforcer. Isang 4-wheeled vehicle rin ang napara ng mga taga-Sai. Paliwanag ng babaeng driver na hindi niya alam na bawal dumaan sa busway. Noong nakaraang buwan lamang din sila nakabalik ng Pilipinas mula Hawaii kaya hindi raw nila kabisado ang daan. Natagalan din ang pag-issue ng ticket dahil walang dalang OR at CR ang driver at bagong bili lamang din ang sasakyan. Mayroon din nahuling 2 ambulansya na dumaan sa busway. Parehong walang trip ticket ang ambulansya habang ang isa ay napag-alamang non-professional ang lisensya. Kapag ambulansya raw kasi ang minamaneho ay dapat professional license yung hawak ng driver. At dahil dito sila nanguhuli sa pababang bahagi ng tulay sa EDSA Ortigas sa busway, ay bahagya itong nakaperwisyo sa mga commuter na nakasakay sa bus carousel. Mayroon pang ang driver kanina na naligaw dahil ang nangyayari nga ay lumalabas kasi sa service lane yung mga bus para umovertake at saka lamang babalik doon sa bus lane. Yan na muna ang latest, Jonathan. Pamela Vasquez para sa Teleradio Servicio. Maraming salamat, Pamela Vasquez. O paano mga kabayan? Mga kaserbisyo, alas 9 na ng umaga, pintig ng bayan na po, susunod na kasamang Jojo Tandem, The Original. Johnson Malabat at Joyce Balancio sa programang Pintig ng Bayan. Tulad na sinasabi po ng ating kabayan, I love you kabayan, I love you! I love you kabayan, I love you!